Kobe Tire Sealer and Inflator. So in order ko to sa online shop sa halagang 114.66, naka-less 66% at free shipping na rin. Pero nung dumating sa akin, nakaibang lingwahe na. Kaya naman hindi ko maintindihan kung paano ito gamitin. Pero okay lang yan, madali lang to. Para ma-check natin kung legit nga ba yung product at uubra ito sa nabutas na pinatubeless kong gulong. So yun o, nalagyan ako ng Thumbtax. Yan o. Yan. So pag tinanggal ko yan, sisirit na siya kasi tubeless na siya eh. Eto. So tatry natin yung Kobe. Kung gagana siya ano. First time ko lang gagamit. Tingnan natin kung matatakpan. So let's G. Kuha natin sa box. Ano ba to? Chinese siya eh. Pero Kobe siya, Kobe. Tara, start tayo. Gamitin natin ang Kobe Tire Sealer and Inflator. Sa totoo lang, napaka-basic at hindi ka-komplikado ang paggamit ng product na to. Kahit hindi ko pabasahin ang mga naka-indicate na instructions sa likod nito. So, syempre, kailangan mo munang i-shake na maayos ang bottle para mag-mix yung hangin tsaka yung liquid na nasa loob nito. Tapos, isalpak yung hose doon sa pito ng gulong mo. At buksan yung inflator para pumasok yung hangin at foam na sealer sa loob ng gulong mo. At tanggalin mo rin yung nakatusok sa gulong mo. So, pag inugod ko na to, na to. Yun, sumirit na. So yun, maakit na siya. Medyo nakakatuling. Yun o. At pag nakita mo gumagana na ang inflator, eh hayaan mo muna to ng ilang minuto at hintayin mo umepekto ang chemical na pumapasok sa loob ng gulong mo. Kapag matigas na ang gulong mo at nabarahan na yung butas, ibig sabihin okay na ito at pwede mo na itong tanggalin. At ganun lang naman kasimple gamitin ang inflator na to. Ayun na, sumirit na sa butas. Mabula. Peke yata itong Kobe na to. So tingnan natin kung magbabara. Dapat magbara yan eh. So lipat natin siya. Lipat. Sa pagkakataong ito eh halos nagdududa na ako. Kasi nga naman mga ilang minuto na ako naghihintay eh tumitigas lang yung gulong ko pero hindi nababarahan yung hangin na sumisirit sa butas ng gulong ko. Kaya naman naghintay pa ako ng mga ilang minuto kahit pa halos maubos na ang 450ml na laman ng sealer inflator. So yan, pumapasok yung ano, yung foam sa loob. Pero parang ang bagal niya, parang peke ata. Testing lang natin. Gagi, bumilis na eh, ano. So nagkaroon na lang ano, sealant. G, okay na yan. Ito na siya. So G, ito na siya. And this is the moment of truth. Buhusan ng tubig ang butas kong gulong. And sad to say, meron pa rin sumisirit na hangin sa butas. At kaya naman nag-decide na lang ako na ibalik ulit yung Thumbtax sa butas ng gulong ko. At legit, wala na ngang lumalabas. At thank you sa Thumbtax at hindi ko pa siya natapon. At nakauwi ako ng bahay. Ciao! So peke, meron pa rin. Uy. So hindi siya, ano? Hindi siya legit. Hindi gumana to, so peke halos naubos na. So ito, peke ito, hindi siya gumagana. Pangit yung foam niya, hindi bumabara dun sa, ano, sa hangin. So yun lang, item not good. Bye!